investigation laban kay para kay Jubilin Galieno. Dahil nawawala na po ang focus ng tao para hanapin itong si Jubilin Galieno. Nakapokus na po kay Hubert at Jubert na pinagsabong ng mga otoridad. O, di ba po? Okay, at tayo po ay bago tayo mag-umpisa, atin muna pong basahin ang mga nagbibigay ng comment ngayon dito po sa atin pong live program. Okay, unang-una po si Ling Alin Padilla watching from Taiwan. Salamat po. Ito naman si Marilyn Bonbon, good morning po. At Naim M. Abu Bakar watching from Mindanao. Mabuhay, maayong buntag sa inyong tanan diha. Okay? Ramis Kal David, ang tagal, pakita mo na ang video ng palagay ng bungo. Okay, mag-antay kayo, wag niyo kong utusan. Mag-antay lang kayo. Eh kayo nga nag-aabang lang. Ako nga yung naghihirap, hindi pa nga nag-aatat na atat. Eh, antay lang. Okay. Naim M. Abu Bakar, ayan na Tommy Abile. Salamat po. Ana Puno Castro, galing po yan, mula po yan sa bansang Hong Kong. Good morning po, Sir Tommy. Good morning po. Ramis Cal David, ang tagal. Ace Alcantara, good morning po. Sandri Shiny, watching from Thailand. God bless, Sir Abile. Puputuli na naman nila yan pagdating na ng oras ko. Internet na naman. Kaya walang kwenta, magbabayad ako ng buo. 3,000 higit yan ang isang buwang bayad ko. Samantalang mayroong fiber ngayon ng Globe na 1,600 lang, 150 Mbps pa. Samantalang itong sa PLDT, ang binayaran ko 30 Mbps lang. 30 lang. 3,000 higit. Hindi pa maganda ang serbisyo. Meron na? Ibalik mo na ang live para yung mga tao eh nakaabang. At least alam na nila. Pag-upload mamaya, alam na nila na pinutol tayo. Eh, puputulin pa rin nila yan pamaya kapag nakita na nila yan. Puputulin nila uli yan. Kita mo. Ganun sila rito. Lahat na ng harassment, ginagawa nila dito. Pagkaitan lang ng balita ang mamamayan. Ganun po dito sa Palawan. Ngayon, iba, sayang yung mga nanonood ngayon ng live. At least nasubukan nila na kung paano ihaharas ang nag-iisang himpilan na nagsisiwalat ng katiwalian. Ayun. Investigation para kay Hubert, magiging patas kaya. Tinan mo, di ba nawala na? Kababalik lang po natin. Kasi kasabwat po nila yung PLDT na yan. Mga kabigwas. Kaya doon sa mga vlogger na nakatutok dito sa akin ngayon, ganun ang sistema dito sa Palawan. Ganun kawalang hiya. Nandyan pa nga minsan, magugulat po kayo. Nagmagugulat kayo. Pagdating ng alas 10, biglang mayroong inaayos na poste para lang walang kuryente. Nandiyan yung sinasabi nilang mayroong gagawin, nawawala na kami ng internet. Kaya kawawang kawawa yung mga nanonood ng live na nasa ibang bansa. Pasensya po kayo. Ganun po rito sa amin. Ganun nila ako hinaharas. Hindi pa yan nagsawa. Tagtarin ako ng kaso. Tagtarin ako ng harassment. Manandiyan pa yung mayroon pa dyan nagbibideo kung saan-saan iikot dito sa aming compound. Ganon ang harassment dito. Pagdating ng oras ko, tanggalan ako ng kuryente. Tignan mo kanina, kayo mismo nakasaksi na wala bigla ang internet. Maganda naman ang internet lahat dito. Paano? Yung mga binibira natin, mga kapatid at kamag-anak, nandiyan nagtatrabaho. Nandiyan ang iba, nasa paliko. Ang iba nandoon sa PLDT. Kaya iwanan natin yung PLDT na yan. Bugok yan. Kasabwat yan ng kadiliman. Biglang naputol. Di kawawa-kawawa yung nanood kanina. Ang dami pa namang comment nun. Nawala bigla. Ganon kasalbahe. Ini-impluensyahan na naman siguro ni Maligno ang PLDT. Natanggalin dahil palibhasa yung bayaw mo nandiyan nagtatrabaho. Bigla din yung tanggalan. PLDT Maynila, imbisigahan ninyo itong manager ninyo dito sa Palawan ng PLDT. Walang hiya yan, walang kwenta yan. Binwas.